Mr. H Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon, guys. By the way, guys, location natin ngayon. Andito tayo sa Makati. Sa pinakamalaking siyudad na kilala dito sa buong Metro Manila. Isa sa kilalang pinakamalinis na lugar at bakit dito sa buong Metro Manila, guys. Dito kayo makakita mga naglalaki ang mga gusali. At saka malinis. Guardado, maraming bantay. By the way, guys, kakaot lang natin sa trabaho. So ayan, guys, bawi na tayo. Kita-kits tayo mamaya. Alright, nasa bahay na tayo, guys. Almost maximum 40 minutes po yung ating biyahe, no? Mula sa trabaho papunta dito sa bahay. Bali, tatlong sakay po tayo, guys. Jeep. Tapos mayroon kasing lakad kaya medyo umabot talaga ng mga ganong minuto. Or at least hindi tayo inaabot ng isang oras, no? So yun, guys, no? For today's video, guys, may mga kasamahan kasi ako dati sa trabaho, guys, no? Na nagtatanong hanggang ngayon kung nakapag-apply na ba ulit ng trabaho. So ito, guys, no? I-vlog ko na lang din po para ma-update din po kayo, ano? At yun nga po, guys, no? Isa po sa pinalad na makapasok ulit sa Philippine Offshore Gaming Operator, o mas kilala, guys, hindi pa nakakalam, mas kilala po siya sa tinatawag na POGO. So yun, guys, no, kung familiar kayo dyan sa POGO. Tapos yung company ko, guys, ay 7 Prime. Tapos naka-base po kami sa Makati, sa may Eton Building po. Ayan. So yun, guys, no, sa mga hindi pa nakakalam kung ano yung meron sa Philippine Offshore Gaming Operator, magbibigay lang po ako ng konting background sa mga hindi po nakakalam. At pasensya na, guys, no, kasi gusto ko sana dun mag-vlog sa lobby kasi para mas maganda. Kaso nga lang, guys, bawal. Hindi pwede yung hindi kami pwedeng gumamit ng cellphone sa loob. Sinosurrender po namin sa management, guys, no, pagkapasok talaga namin sa loob ng mismong room. So yun, kasi confidential kasi, guys, eh. Kasi sa mga hindi kasi nakakalam, guys, yung POGO kasi, guys, ang ginagawa kasi dun, guys, kami po kasi yung nagpa-process ng mga pera po. Kung familiar kayo sa casino, guys, no, parang ganun din po siya, pero online nga lang po yung ano, transaction namin doon, guys.
So in short, may involved na money, tapos sugal talaga siya, guys, sugal. So yun, no, sa mga hindi nakakaalam dyan. So ang ginagawa namin doon, guys, no, data encoder po kami. Kami po ang nag-aasikaso. Kami po ang nagpa-process ng mga pera nila. At hindi po biro, guys, no, ang mga transaksyon, kasi nasa mga 6 digits to 7 digits. Ganun po kalaking halaga. Ganun po kalaking halaga, guys, yung tinatransak namin doon sa loob. So, tapos sasabihin ng iba, madali lang daw kasi nag-encode lang daw kami, guys. So, para sa akin, guys, opinion ko lang, hindi po siya madali. Kasi alam niyo bakit? Pag nagkakamali ka, kasi, guys, bawal kasi magkamali. Pag nagkamali ka, ibabawas po sa sahod mo. Ganun po yung ganun po akong patakaran doon. So, yan. Para sa akin, hindi siya madali, no. So, yun, guys, no. Ayun. So, at least na-update ko kayo. Sa mga gustong mag-apply, no, sa POGO, para sa akin, hindi rin madali mag-apply kasi kailangan may experience, tsaka kailangan may backer. At para sa akin, natanggap ako ulit kasi galing ako dun, at isang taon ako dun nung bago pa yung pandemic, guys. Diyan kasi akong tatrabaho dati. Tapos nung nagka-pandemic, ayun, na-pull out kami lahat kasi nagsarado. Tapos ngayon, back to normal na naman. So ayun, nagpursige ako mag-apply ulit doon. So pasalamat tayo sa mga tropa, guys, kasi nakabalik tayo at nagtiwala. So ayun, guys, no, at least na-update ko kayo, guys, na sa Philippine Offshore Gaming Operator po ako nagtatrabaho. So yun, pinaganda lang po, guys, pero ang kilala talaga yan dito, POGO talaga ang tawag. So yun. So yun, guys, no, at least nasagot ko kayo sa mga tanong. Siguro sa susunod mag-update ulit tayo about dyan, no. So ayun, guys, maraming salamat ulit. Sana po i-share nyo tong video na to. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At isang pitik sa bell, guys. Tapos, abangan, guys, ang susunod nating vlog. So, yun. Maraming salamat. Thank you.